5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Eh, ayos po ba yung aking intro? Actually, may nag-message eh. Huwag ka nang saseo-seo at kakanta-kanta. Tuloy mo na, diretsoy mo na, mag-lecture ka na. Aba! Hoy, hindi ha, nagbibiro lang ako ha. Natutuwa ako eh, nung papakailan mo kung gusto ko sumayaw. Sabihin nyo, gusto nyo seryoso lecture, doon kayo sa kabilang channel, doon kayo manood. Ang pag-uusapan po natin ay, eh lahat naman tayo eh, siguro, eh masasabing eh, nagbe-burp, no? Ano ba yung burp? Burp, burp! Eto. Parang palaka naman yun, no? Alam nyo po, eh normal lang po yan. Yan ay normal na, kumbaga, body function, na inalabas natin ang mga sobrang gas sa ating sikmura o kaya sa ating bituka sa pamamagitan naman ng pag ito toto sama para may sumama, no? So yan po ay normal, lahat ng tao eh dumidighay at umutot, walang masama dyan. Eh kaso nagiging problema kung yung dahilan ng pagdighay nyo ay meron pong masasabing medical reason. So pag sinabi nating dighay, eh normal na ho yan, no? So normal body function yan. Yung pag-ubo, pag-sipon, pagpapawis, pag-ihi, pag-dumi, lahat yan normal eh. Kaso ilagay nyo lang sa lugar, ha? Eh minsan diyan nag-uumpisa yung away, di ba? So normal po yan. Sa pag-utot ang tawag nyo farting, sa dighay ang tawag nyo ay burp, o kaya ang isa pang tawag dyan ay belching, B-E-L-C-H-I-N-G. So it's a common and a natural bodily function. So nothing wrong. Pero dapat alam natin kung kailan nagiging masama yan. Kasi pang burp, pag tayo nagbe-burp po, no? Eh walang masama yan. Dahil sinasabi ko nga, pag excess air natin na ilabas natin sa pag-burp, eh gumiginhawa tayo. Yung iba nga sa inyo, uminom pa ng soft drinks tapos para daw madighay. Pero alam nyo po ba, maaaring totoo yun. Pag inom mo ng soft drinks, napadighay ka. Pero maaari din ng soft drinks ang dahilan bakit ka naman dighay ng dighay. So papaliwanag natin yan. Identify natin ano bang dahilan bakit muna tayo madalas mag-burp. Ngayon, pag nalaman natin yon, baka pag inalis natin itong mga mali natin ginagawa, eh baka tumigil na po pag-burp natin, di ba? So what are the causes of burping? So isa-isay natin, ha? Listen. Pinaka-common sa mga Pilipino, pag sila'y nagsalo-salo, nagkasama sila sa isang hapagkainan, eh bukod sa kainan, kadalasan may kwentuhan. At kadalasan pa dyan, baka sa sobrang kwento-kwento-kwento, doon nag-uumpisa na sila ay parang kumukuha ng extra hangin sa kakadaldal. So yung pagkain nyo ng medyo mabilis, pag inom na nagmamadali, pagsasalita habang kumakain, at yung mga iba naman, eh, masakit man sabihin, yung iba wala, maluwag na yung pustiso o kaya walang ngipin, eh sila po yung madalas na magkaroon ng pagdidighay. Ngayon, bukod dun sa mga nabanggit ko, eh pwede rin po yung consuming carbonated drinks. So yan yung mga sinasabi kong soft drinks kanina, soda, yung paninigarilyo, at yung pagbababad nyo ng candy sa bibig. Diba? Parang sinisip-sip nyo yung candy, nagsisip-sip ka rin ng hangin. At pagmuya nyo ng chewing gums. Yan. Ano pa? Meron pong tinatawag na aeropagia. Aeropagia. Ito po yung parang lunok ka lang lunok ng hangin. Parang kang kumakain ng hangin. Tapos yung gastritis, isang uri ng problema sa sikmura, no? Na kadalasan nag-umpisa yan sa hyperacidity. Then magkakaroon ka ng gastritis o parang pamamaga or inflammation ng inyong stomach, yung tinatawag na lining ng stomach. Pag minalas-malas, andyan na yung asido ng tiyan nyo, umaakyat, ang tawag naman gastroesophageal reflux, no? So GERD ang tawag dyan. So itong mga binabanggit ko, huwag niyong baliwalain. Kasi may mga pasyente ako na, "Doc, digay ako ng digay." Tapos ang lakas na mauminom ng soft drinks.
So, tinuturuan mo lang, oh, huwag kang uminom na to, huwag kang kumain na mabilis, huwag kang dal-dal-dal-dal-dal habang kumakain, alisin mo yung sigarilyo ba, nag-okay na yung pasyente. Pero may mga kondisyon, itong babanggitin ko po, very important. May mga kondisyon kung saan may problema talaga na dapat gamutin. Ito po. Halimbawa, yung nagkakaroon ng infeksyon sa inyong stomach. May isang uri ng bakterya na tinatawag na Helicobacter pylori, na ito ay isang bakterya na nandyan sa inyong stomach. Normal po na nandyan yan. Kaso sa anumang dahilan, nagkaroon ng imbalances na mas dumami ng dumami to kaysa sa kailangan lang ng inyong katawan o ng inyong stomach, magbibigay ito ng mga simptomas tulad ng pagsakit nandyan, kawalan ng ganang kumain, nadudual, bloated. Kasi may iba dumidigay pero hindi naman sila bloated na bloated, no? Pero ito, pag may Helicobacter pylori, kadalasan magkakaroon kanya ng mga tinatawag na ulcer, gastric ulcer. At ang pakiramdam nyo, palaging bondat. Tapos nangangayayat kayo dahil wala nga kayong ganang kumain at nadudual kayo, natural, papayat naman kayo. Pag minalas naman tayo na talagang grabe yung pagsakit ng inyong tiyan, na may kasama na hirap kayong lumulon, may problem sa pagswalo, at ang inyong pagsuka ay may halong dugo o kaya minsan itim, yung parang ground coffee na tinatawag. O pag minalas-malas naman, may dugo yung inyong dumi, o kaya tarry or black stool, itim ang inyong dumi. Ito po yung emergency condition na kailangan nyo nang pumunta sa ospital. So, may burping na baliwala, meron naman burping na medyo may mga kasama mga ganitong nararamdaman na hindi natin pwedeng baliwalain at kailangan ng immediate medical attention, lalo na pag may bleeding na. So, ano ba yung Helicobacter pylori? Binanggit ko, bakterya yan na normal na nandiyan sa inyong stomach, pero minsan noon, dumadami ng dumadami at maaari magdulot ng complications. Ang mga complications tulad ng ulcer, gastritis, even stomach cancer. Iyan ang mga complications associated with Helicobacter pylori. Ang gamot nandiyan, kadalasan binibigyan ng antibiotics o kaya yung iba naman, maririnig nila yung mga metronidazole at iba pa mga gamot, no? Yung mga kadalasan naririnig nyo na prasol, yan, binibigay din yan. Merong isang kondisyon naman kung saan ganun din na burp ka ng burp, ang tawag naman din sa kondisyon na ito, meganblase. Saan ka makita? Meganblase. Yan ay isang syndrome, ibig sabihin na syndrome, maraming iba-iba pang naramdaman. It's a very rare condition, bihirang-bihira, pero ito yung mga taong lumululon ng hangin. For example, kumain sila ng heavy meal, busog na busog, pero parang yung, dahil sa kakaswalo nila ng hangin, eh nag-perform ng gas yan o ng hangin sa inyong stomach. At pakiramdam mo, punong-puno at may kasamang hirap sa paghinga. Kadalasan ito napapagkamalampang ang atake sa puso o heart attack. At ang treatment dito kadalasan behavioral changes. Binabago mo lang yung ugali sa pagkain ng isang tao. So may mga ganun kayo makikita, busog na, di ba? Eh kain pa rin ang kain, tapos luluwagan nila yung mga sintro nila, yung pantalon nila. Sabay hihinga sila ng malalim. Parang pakiramdam lang gumiginawa sila. Unfortunately, kumukuha sila ng air papunta sa stomach at yun ang dahilan para sila mag-burp na mag-burp. Ayan. Biro mo, alam, makalain nyo pala, may ganyan mga sakit, no? Megan, di ba? Di ba? Parang artista yun, eh. Megan Blass, eh. Okay? Then, lifestyle changes is very important. Kung sino po sa inyo madalas dumighay at wala naman nararamdaman, yung walang naramdaman, walang masakit, basta dumidighay lang, eh, maaaring sabihin nyo, ah, baliwala to. Pero may mga pwede kayong baguhin sa inyong lifestyle. So, ito yung mga dapat nyong gawin. Slow down. Dahan-dahan. Habang kayo kumakain at umiinom, huwag naman nagmamadali. Hindi kayo maubusan. Hindi naman last supper ngayon, okay? Then, avoid niyong kumain kung kayo'y nagagalit o stress kayo. Okay? Karamihan dyan. Sila po yung kumakain na galit, sigaw ng sigaw or whatever. Pwedeng makakos ng burping. Avoid niyo na po yung mga carbonated drinks. Kasama po dyan ang beer. Diba? Mabula-bula yan eh. Tapos kung inom po kayo ng tubig, halimbawa, huwag naman kayong gagamit ng straw. Isang dahilan din yon. Alisin yung paninigarilyo. Iwasan na mag-chewing gum o kumain ng candy na kung saan ito yung sinisip-sip-sip-sip nyo. Oh, sucking hard candy sa kalagay, di ba? Then,
kung kayo po ay nagpupustiso, make sure naman na properly fitted to, hindi po pwedeng maluwag. Then, pagkatapos yung kumain, huwag naman po kayo hihiga agad. Ang pinakamaganda nga niya, tapos kumain, nakatayo muna kayo, o kaya at least 30 minutes na magkaroon kayo ng short walk lang. Yung mabagal lang, hindi naman kailangan tumakbo. Then kung kayo po may heartburn o kaya may GERD, gastroesophageal reflux disease, kailangan gamutin to ng tama. Sundin po yung pinapayo ng doktor sa tamang pag-inom ng gamot. Ang pag-inom kasi ng gamot para sa heartburn or GERD ay may oras. Anong oras? Kadalasan marinig nyo sa gabi bago matulog inumin. O kaya pagkagising sa umaga inumin. O kaya 30 minutes pagkatapos kumain saka inumin yung mga antacid. May dahilan po yon. Kasi after 30 minutes kayo kumain, doon kadalasan nag-uumpisa tumas yung asido ng tiyan nyo para tunawin yung inyong mga kinakain. At yun po ang dahilan kung bakit sinasabing, oh, inumin mo yan 30 minutes, o kaya muyain mo yan kung yan ay mga chewable tablets, muyain nyo yan 30 minutes after kumain. So may reason. Sinasabayan po natin yung pagtaas ng asido doon sa iniinom yung mga antacid. Okay. Ngayon, kung ininom mo yung antacid, katatapos mo lang kumain, o kaya bago ka kumain, eh di parang hindi na-serve yung purpose ng pag-inom ng antacid, na kontrahin yung asido na tumataas ng tumataas pagkatapos yung kumain ng mga 30 minutos o 45 minutes after eating. Okay? So, i-modify nyo rin yung diet nyo. Ito, very important to. Listen! Nakalagay, cut back on foods high in starch. So, mga pagkain na maarina, pagkain na matatamis, or even fiber diet, yung mga pagkain na mahibla. Maganda kumain ng high fiber diet sa mga constipated. Maganda yan sa cholesterol, maganda yan sa may high blood, sa nagpapapayat. Pero wag naman sobra. Dahil yung sobrang pagkain nyo ng gulay, maski sabihin nyo masustansya, halimbawa, kamote, o kaya mga gulay na madahon, green leafy vegetables. Ano ba yon? Kangkong, malunggay, pechay. Pag nasobrahan po yan, kinakabag din po kayo. At pwede nyo na mag-cause ng inyong pagdighay. Okay. Avoid nyo po yung mga pagkain na babanggitin ko. Lentils, beans, broccoli, onions, cabbage, cauliflower, whole wheat bread, bananas, artificial sweeteners. Ito mga ito, nagko-cause din po ng kabag. Avoid caffeine, so yan yung kape. Avoid yung mga tomatoes, so yan yung mga kamatis. Citrus fruits and alcohol. Ito mga ito, malakas po magkaroon kayo ng pagdighay o burping o bloated na pakiramdam. O yan ha, so yan ninyo ha, memorize nyo na po yan. Ngayon, kung may heartburn kayo at may mga medication po na binigay sa inyo tulad ng mga sinabi ko, make sure inumin on time. Why? Karamihan ng mga may GERD, madalas dumighay. Pansinin nyo, kayo mismong mga nanonood ngayon, kayo mismo, baka na-experience nyo yung sinasabi ko na look, burp. Ito, totoo ito, nagawa ganyan. Parang kalabaw. Yan. So, pag kayo po, ha, tandaan nyo yan. Ngayon, isa pa na gusto kong sabihin, kung may lactose intolerance po kayo, ibig sabihin pag uminom kayo ng gatas, kasi ang gatas po may lactose, no? Yan yung nagsisilbing asukal ng gatas eh. So, kung kayo po may lactose intolerance, yung pag uminom kayo ng gatas o any dairy products, eh pwede hong magkaroon kayo ng siraan tiyan, yan din eh pwede magdulot sa inyo ng pagdighay. Okay. So, kailan nagiging problema ang burping? Dahil sinabi ko, majority sa atin, eh dumidighay, pero baliwala yan, nothing to worry. Pero kailan nagiging problema? Ito po mga kondisyon kung saan nagbe-burp kayo na nagiging problema dahil pag hindi nyo ginamot, meron pang ibang complications na pwede mangyari. So number one, yung sinabi kong GERD, gastroesophageal reflux disease. Number two, Helicobacter pylori, yung pagkakaroon ng bakterya sa stomach na napakataas. Number three, gastritis. Nag-umpisa yan sa hyperacidity lang, yung parang madalas maasim lang ang tiyan. Kasi iba po ang GERD. Pag sinabing GERD, hanggang dibdib, hanggang lalamunan, masakit. At nahirapang huminga. Samtalang hyperacidity, hindi magkukos ng ganyang problema. So, ano pa? Irritable bowel syndrome. Ano yung irritable? Sa salita pa lang, irritable yung bituka
syndrome, may iba pang nararamdaman. So, isa-isayin natin yan, ha? GERD, ibig sabihin heartburn. Esophageal reflux disease, no? Gastroesophageal reflux disease. Madalas po ito at napakaraming tao may ganyan dahil ngayon sa pandemic, ang dami na stress, stress sa mismong sakit, stress sa gastusin at kung ano-ano pa. Pero pag may GERD, mapapansin yung panlasa nyo maasim. Pagkatapos, hirap kayong lumulon dahil sumasakit dito para nagbabara sa lalamunan at may regurgitation. Umaangat yung asido mula sa sikmura hanggang dito sa daanan ng pagkain na tinatawag na esophagus, kaya akala nyo masakit sa dibdib. At may feeling na fullness, pakiramdam nyo punong-puno. Yan ang GERD. Pag Helicobacter pylori, kadalasan naman nadudual, bloated na bloated at kadalasan sinasabi ng pasyente parang pinipiga ang kanyang sikmura. Ano ba? Pinipiga o parang basta yun na yun, pinipiga, parang naninigas, ganyan. Pag gastritis naman, kadalasan burp ng burp, hiccups, no? Tapos nasusuka, nadudual, ganyan. Indigestion, parang hindi natunaw ang pakiramdam. Pag irritable bowel syndrome, ito naman yung parang nadudumi, either dumudumi ng matigas o kaya dumudumi ng basa. Paibabago-bago, minsan basa, minsan tapos konting kain, kumukulot yan, diretso CR. Yan naman yung irritable bowel, mula sa salitang irritable, parang gano'n, no? Tapos, pag irritable bowel syndrome, may mga pagkain talaga na hindi mo pwedeng kainin. So, dapat yan, sundin nyo yung pinapain ng doktor. Minsan, dairy products, yung mga sinabi kong gatas, hindi pwede, keso. May iba naman, pag kumain ng maanghang, sira na naman nandyan. So, napakahirap. Depende sa tao, iba-iba po ang pwedeng mag-cause ng atake ng irritable bowel syndrome. Then, number 5, lactose intolerance. No? Then, number 6, hiatal hernia. Ito yung parang tinatawag na loose-loose. May parte ng inyong stomach o ng inyong tiyan na parang itinutulak pa baba o pataas. Depende kung anong location nung loose-loose. So, yan yung hiatal hernia. Unfortunately, dito sa mga nabanggit ko, ang hiatal hernia, nakokorrect lang yan through surgery pag malala na. So, ito inooperahan to, inaayos, no? Herniotherapy ang tawag. So, ito mga binabanggit ko po sa inyo, huwag nyo pong baliwalain, no? Kasi ang BURP, bagamat majority baliwala, eh meron naman po mga seryosong dahilan na dapat bigyan ng pansin. So sana nakatulong itong mga pinayo ko at pag nakatulong at sa tingin nyo maganda, please share nyo naman sa ibang tao at huwag nyong kalimutan. Lagi po kayo mag-thumbs up, okay? Then mag-subscribe at huwag nyong kalimutan, i-click ang notification bell, okay? So ako po si Dr. Gary C, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!